Narinig po ang niluto ko ah. Eto pa. Kumusta po kayo mga kaibigan? Mag-umpisa po na tayo sa repolyo ah. Medyo hindi po maganda ang panahon din niya sa banda ko. Kaya ang makikita nyo ngayon kung ano lang po yung aking nasa loob ng refrigerator at sa pantry kesa naman po tayo mag-ulit ng video, gumawa na tayo ng bagong ulam. At least bagong ulam. So, gagawin ko po, nakikita nyo, maninipis na hiwa ng repolyo. Para po sa riwa, lagay muna natin sa tubig na maraming yelo at nang tumigas-tigas at maging malutong. Mamaya, pagsasama-samahin po natin ito. Tatabi ko muna, ha? Repolyo lang yan. Isang maliit na sangkalan, pinatong ko na para hindi ko na po baguhin tong setup ng camera. Kasi pag tinatanggal-tanggal ko nababago. Ito naman, luncheon meat po. Kung ano lang yung nakita ko sa pantry, pero masasarapan kayo. Ito naman ay hihiwain po natin talaga ng maninipis. Yung parang makapal-kapal ng konti ang papel. O sandali po, huhugasan po muna natin ha, at tanggalin natin yung alat at saka yung mga ibang preservative. O sasalain ko ha, dyan muna kayo. O ito na muna, kapra-kaprasong baboy. Lagyan po na. Meron na akong nahiwa kanina para hindi na matagal sa camera at wala namang kapararakan kung pagtatagalin pa natin. O, isang kutsarang toyo at konting paminta. Sige po, halo. Tingnan natin kung aabot to sa ilang barbecue, kung babarbecuehin natin. Kasama po ito nung luncheon meat. May gagawin ako dyan, makikita nyo. So ngayon, itutuhog ko lang pong ganire. O, ito na po pang huli. Tapos, magkakaigin na ire. May natira pa. O, ibalik po natin itong luncheon meat. Dalawang itlog. Bago na po ang guwantes ko. Ito po yung coating. Breadcrumbs. Mumu ng pandesal. O. Lagay po natin sa itlog. Ilubalob natin itong ating luncheon meat sa itlog. Tapos, diretso din niya sa ating mumu. Ganyan. O, tignan nyo. Ito naman pong binating itlog, isusubi natin mamaya. Tignan natin kung maipiprito natin. Matipid. Huwag magtatapon-tapon, ha? Painit po tayo ng mantika. Yan. Mainit na po yung mantika, ipiprito ko na. Para may konting lasa-lasa root yung ating luncheon meat kapag nilagay natin sa mumu at itlog. Kung gusto nyo lang namang maiba. Pero kung ayaw nyo po, idiretso nyo lang ng pagpiprito. Okay, tatawag ko na po ha. Tingnan natin. Yun, ganda. Malutong yan. Kasi nga po, maninipis ang hiwa natin itong ating luncheon meat. Tinatawag ko na dahan-dahan ng isa't baka matungkab yung ating mumu. Sabagay, may itlog naman nire eh. So, hindi matutungkab dito sa ating luncheon meat. Yan. O siya, tatanggalin ko muna itong ating first batch ha. At ilalagay ko muna rin niya sa ating mahabang pinggan. Mamaya patutuluin ko ito sa salaan para matanggal po yung natirang mantika. Ganda no? Dadalian ko na ito ha. Walang kapararakan. Pag pinakita ko pa sa inyo yung pagprito ko, basta pagbabalik natin, prito na sila lahat. Ayos! Dahil nga po maninipis ang hiwa, marami-raming piraso ng luncheon meat itong ating nagawa. Nakita nyo, ito po yung second batch. Ito na po. Pinatulo ko muna yung mantikang natira at hindi natin kailangan yun. Ito po, tignan nyo yung malapitan. Pinagpatong ko na, nilagyan ko po ng paper towels para mawala yung excess oil. Mantika, konti lang. Isang kutsara. Sige, konting bawang. Yun. Diretso. Pagka medyo mapula-pula na po itong ating bawang, bagong saeng oh, maglalagay po ako ng konting kanin din niya. At magsasanag tayo at sayang yung itlog. Ito po yung itlog, ilagay na natin. Sayang diba? Lagyan natin ng konting nor, konting paminta, at saka konting kinchay, o kaya naman ay sibuyas na mura. Halo lang po ng halo, ganire, isali natin to sandali. Yan, ganun. Ang bango eh. Nagkaroon ng instant sinangag. Hindi po ba?
Painit po tayo ng parilya. At lagyan natin ng konting mantika. At saka po natin haluin. Pinatakan ko lang po ng konting mantika, Iria. At baka manikit sa parilya natin. So ito, iihaw na natin. Ganyan. Yung mga natitirang kapra-kapra so sa refrigerator napakinabangan. O hindi po ba? Ayos. O tingnan natin, pagkalipas ng ilang minuto, kung medyo pumupula-pula na ng konti, lagyan po natin ng konting oyster sauce na pumula-pula at magandang tignan at may lasa. Dahil kanina, isang kutsara toyo lang yung ilagay ko din di po ba? O, itaog natin ulit. Mga ilang beses yung pataob-taob maliliit na piraso lang po ito. Itong akin pong baboy na ginamit, nabanggit ko na sa inyo dati, madali pong lumambot kasi po iri. Ito po yung pork loin. Pero kung medyo kasim o liyem po ginamit nyo, medyo matagal-tagal po. Nilagyan ko palit ng oyster. At yung kabila naman, ang ating lagyan. Para pare-parehong meron silang konting oyster sauce na nakadikit. Ayos! Ayos na po ito. Tatanggalin ko na. O, yan. Sa unang tingin po, mukhang kalawang yung nasa gilid ng ating bandihado. Yung po ay design. Ito po ay isang heirloom piece na nabili ko sa auction dito sa Chicago galing pa sa Japan. Yun. Nagkaayos. Di po ba? Yan. Ayusin ko ng maayos at ipakikita ko sa inyo. Patayin na po natin itong apoy. O, ito po yung ating repolyo na ibinabad ko sa yelo na may tubig. Tignan nyo, ang tigas-tigas, malutong na siya, sariwang-sariwa. Sinala ko lang para hindi po sumama yung tubig. O yan. Lalagyan ko lang po ng dalawang kutsarang sabaw ng atsara. Alam niyo naman ang atsara, di po ba? Matamis maasim yan na may konting alat. O, yun lang ang pang-timpla natin. Konting paminta. At siguro po yung katitik na asin. Yun. Malamig kinakailangan ire, ha? O, ganun rin po ang pagsisilbi natin, ang paghahain natin. O, ito po yung ating inihaw na baboy. Lalagyan ko na po ng ilang pirasong luncheon meat, ha. Ganyan. Gandang tignan, ano? Maraming makakain yan. Maninipis po kasi ang hiwa nitong ating luncheon meat. Ayusin natin ng maayos para magandang tignan. Kung ito po yung pang-restaurant, aba, siguro medyo mahal-mahal ang i-charge nyo sa kliyente nyo, sa customer. Lalagyan ko na po ni Ria ating repolyo na malutong. Malagyan nga sandali ng ating kinchay, kahit po sibuyas na mura para maganda, may kulay. Ganun lamang. Mainam po kung may mayonnaise kayo, lagyan nyo po. Yung ating repolyo, yun ang lagyan nyo. O hindi po ba? Iyon. 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 Konting black sesame seeds para maganda ang dating. O, teka po, iikot ko nang makita nyo. O, hindi po ba? Nagawa ng paraan yung isang linggo na repolyo sa loob ng refrigerator pagkatapos luncheon meat na tinusta ng maninipis. At saka ito dalawang mahahabang piraso ng baboy na ginawa nating inihaw na po natin. E kung gusto nyo naman, ganire. Ito po yung ating sinangag. Lagyan po natin ng konting repolyo din niya sa gilid. Pang-order po ba? O lagyan po natin ng dalawang luncheon meat yan sa gilid. Tusukan po natin ng dalawa ni Ria, itong ating inihaw. Natabo na yung kanin. Papo natin lagyan ng mayonnaise sa ibabaw para magandang tignan. O yun, ganun. Yun. Konting black sesame seeds na magkaige. Konti pang repolyo at ng makita. Ayos po ba? O pwede tayong magnegosyo. Tapos. Hanggang sa muli, si Ron Bilaro po.